Now you don't. Okay, middle lane. Pero grabe na, bitawan ng Seiyusen yung middle turret nila. Malaking problema to. Yep. Ano kaya nangyari yun? Ikaw naman si Boxy. At dito na ang mga miyembro ng dalawang team. Sino makakaunang sipa? At saka yun pala si Shark. Napitas na ang roamer ng Seiyusen. Nalikat ang pwesto to. Pero nandito pa rin si Felix. Maghahanap siya ng setup. Hala. Pero yung Blazing Duet, Ibusay na gamit na. Si Felix pumunta sa backline ng TOB. Hinahanap niya si Best Player 1. Hanap ng jungler MP. Kasama si Ra. Nagda-dash in. Dash out. Pero back out. Back off. At back away na ang sabi ng Seiyusen. Pero magkukonsil ng TOB. Habulin nila mga miyembro ng Seiyusen. At saka si Felix at si Ra ang napatumba ng The Ohio Brothers. Oh man, massive mistake from the side of Seiyusen. Dahil naita natin kanina, they had the setups available at ginawa nila yun before the start of the fight. Wala nang Minoan's Fury. Wala na rin yung penalty zone, but they still chose na ilaban yun. Unfortunately for them, yan ang forte ng The Ohio Brothers pagdating sa lineup nila ngayon. Just because they have the Netherrealm, kaya nilang patagalin yung laban, kaya nilang mag-extend ng tuloy-tuloy. And si Mielo, naglalakad lang, yan lang ang gagawin niya. Vision is the mission, and the mission is to take the Lord. Ako si Blazing Duet, si Boxy pumasok, pero hindi niya masyado na-connect ang kanyang ultimate. Oh. Ito naman si Ra, at saka si MP, pero si MP ay mapapatumba. No. What a counterplay, galing sa The Ohio Brothers. Mukhang malakas din pala sila sa Jakarta, hindi lang sa Ohio. Dalawa ang nawala sa Seiyusen. Felix with a desperation play para si Uranus, pero kulang ang damage nila. Willing to commit are the Ohio Brothers na nandito at nakapaligid ngayon sa ibang mga members ng SYS, while Best Player 1, anong BP niya? 1. Kasi ganun lang siya ka-chill. Hindi siya, kumbaga sobrang relax niya. Sinalalay niya na lahat ng mga atake, lahat ng mga skirmish sa kanyang mga kampe, while he focuses his attention towards the Lord na ngayon ay nagmamarcha na sa bandang gitna ng ating mapa. It is now SYS on the defensive and TOB on the offense, just waiting for the Lord to finally strike. Hindi pa naman ito yung Evolve Lord, so wala pa tong bangga, but every lead matters from here on out. Sana all mababa ang BP. Shoutout sa aking mga kapwang mataas BP. Ito na kung si Super Shark! With a super kick, nahanap niya si Felix. Maayos ba ito ng Seiyusen? Ay, hinintay yung hard card. Blazing Duet! Na counterplay ng Seiyusen yung engagement ng Ohio Brothers. Lumaban sila. Dalawa ang nawala. Si Super Shark at si Zia. Oh my goodness. Now MP naghahabol sa may ibang dalikuran. Tries to go for the puncture in the Phantom Execution. Pero it's gonna be all good in the hood. Felix tries to go for it as well. Mielo nandito, nag-dash away. Best Player 1, lalaban na lang. Inusog yung kanya mga kalaban. Papunta, pabalik sa kanyang tore. Pero siya, yun ang usog. At nawala sa pagkakataon na yun. A counter-attack by Seiyusen. Nagbala crossover. Pero hindi talaga crossover yun kasi nag-ankle break siya. Pero na-steal pa rin ng side ng Seiyusen. Lowering it down to just 2.1. Ginawa na niya yung lahat ng moves eh. Yung ano, bago mag-lay up lang o bago ka ma-foul, kompleto na yung moveset. Oo, yung between the legs, size up, nag-360, nag-pump fake. Kaso na-shoot sa court ng kalaban. Na-shoot sa court ng kalaban si Super Shark naman. Nakasipa na naman. Pero si Kuze with the Blazing Duet, na-force na mag-back. Boxy with a massive 3-man Minoan Fury. Ito na naman ang Seiyusen na magkakagulat. Ang TOB. Guys, ano nangyari? Saan nang galing yung Seiyusen? Pero walang mapapatumba. Guys, chill. Guys, chill. Guys, relax. Okay? Sa loob ng dalawang minuto, tatlong team fight yung nakita natin. Hindi ko maipaliwanag ang nangyayari, pero isa lang ang magpapaliwanag niyan. Yung tower HP, lahat ay napupunta ngayon sa side ng TOB just because they have the Lord on their hands kanina. Pero ngayon, wala na. 13 minutes in, 37 seconds bago bumalik yung Lord in this fight. And it is an objective na kailangan ng dalawang teams para ma-secure itong larong ito. Kasi wala pang bumabagsak na inhibitors, Renmar. Wala pa. Parang ultra hard challenge to sa ano sa YouTube, no? Oo, try not to team fight. Try not to team fight. Impossible level. Impossible level. Ayan na, nagagawa naman nila. But how long can they not do it? Yung iba, how long can they hold on? How long can they do it? Eto, how long can they not do it? Yung dalawang Pinoy,
sa Cotton team. Nag-uusap sila, pre, katingatay mo yung kamay ko dito. Gusto ko na lumaban. Pre, gusto ko na tumimpight. Gusto ko tumimpight? Tumimpight, parang ano yun, parang kulang eh. Sa si Mielo, split po siya. Ang sabi niya kay Zia, sige, bahala. Follow MM. Pero bahala ka dyan sa buhay mo. Sige, ako mag-push ako dito sa baba. And that is exactly what he's been doing right now. Kuha siya ng extra momentum on the bot side. Dahil napansin niya na si Ralang naman ang nagbabantay. Angela couldn't be able to defend that bottom lane turret. Pero they can see and check out this Lord na napapaligiran na ng lahat. Itong ginagawa ng TOB, mafo-force ng adjustment tong si Yusun na kailangan dapat hindi lang yung Angela naka-defend. Pero si Yusun, nababasa ata ng TOB na gusto nila lumaban. Eh, ganda rin yung pwesto ni ano? Ang pwesto? Ni Felix at saka ni Boxy. Nako. There is the Nitar! Nahanap ni Super Shark si MP pero hard guard sakong-sakto. Mare-rescue yung jungler ng si Yusun. Ito na yung pasok ng si Yusun Blazing Duet. Uy. Para makasal yung Nether Realm. Or para matagal yung Ghost of Dragon. Si Felix humapas dun sa floor. Pero ito na pa si Boxy. Umiinit yung dance floor. Kasi tumama yung kanyang ultimate. Minoan Fury connects at dalawang miyembro ng TOB. Pero si Mielo, hindi pa tapos ang laban niya. Sabi niya, ako naman makakakuha ng kill. Pero 3, 4, 1, immortality pop. See you soon again. Yung counterplay nila with the Angela. Kanina, Mielo, sabi ng see you soon. Ngayon, goodbye. Nalatag na naman yung extra damage output. Zia, best player. Officially vaccinated. Dahil doon sa initiation na ginawa niya kanina. Pero doon naman napapaligiran na naman si Hoon. And Hoon is gonna be seeing them soon. That Super Shark trying to fight for his lonesome. Napapaligiran siya ng apat dito. And he's also gonna go down. Audition clip. Going out to see you soon, Steam. Tanggap na kayong lahat. Meanwhile, dito naman sa may ibang kabila. They want to go for it. And Felix goes down. TOB gets a kill. Pero SYS gets more. And the gold lead. MP and see you soon. Grabe yung call ginawa nila ni Ra. 2v1. Para mahuli si Hoon right under the tower. Ang ganda ng pag-juggle nila. And now, SYS. Counterplay lang ng counterplay yung habol nila. Kulang ng Ice Mielo. Kulang, men. Kulang. Masyadong ano. Kailangan mo nang mieluhan yung ano. Yung burnt area. Kasi masyado ng maraming teamfight na nangyayari. Masyado ng maraming teamfight. And kita nyo ngayon. 80,000 damage dealt si Jose. 66,000 damage dealt itong si Zia. And that just goes to show you that the marksmen, the gold laners, have been very vital in this fight. Lord already on the bottom side of things, trying to work things out. Pero hindi siya hinahayaan ni Zia. And the BP1, Boxy tries to assist him in every sort of way para maabanggana. And there you go. Or there you not go. Dahil hindi man lang makakabangga ang side ng Lord sa kupunan ng si Yusun. Nahinto. Pero ito na, mararamdaman na ng TOB yung difference ng XP laner pick nila na Uranus dahil wala siyang crowd control ability. Hindi ganun kataas yung effect niya sa team fight. Kaya naging ganito yung laban ng si Yusun na laban lang kung laban eh. Hindi nila masyado binibigyan ng opportunity si Mielo na mag-split push, split push lang. Nakita natin yun kanina doon sa bottom lane with Ra. Yep. Pero the moment na lumaban yung si Yusun, kailangan magtulong na talaga doon si Mielo. Correct. Para sa miyembro ng TOB. Pero, pag sa laban, lamang doon yung mga crowd control dito ng si Yusun. So, yun nga eh. Medyo naawa rin ako kay Mielo kasi ang ganda nung ginawa niya doon sa bot lane. Ang ganda ng pag-control niya sa mapa eh. I agree. Especially with the bot lane of si Yusun. Kita niyo naman, konting kaltiting na lang ay matatanggal na yung inhibitor na yan. Pero mukhang ito rin ang gusto niya plano matanggal sa Super Shark. Minoan Fury from Cambodia with love. Nahuli si Super Shark. Heart guard at saka full combo. Ito na ang oras ng see you soon para makagawa pa ng mas malaking lead. Pero si Mielo sabi niya, wala akong crowd control pero kaya ko mag-damage at nahuli ko yung marksman nila. What a play by the Filipino XP laner ng the Ohio Brothers and what a count go by TOB. Wala akong crowd control pero kaya ko mag-damage control. Literal na pinigilan niya yung dapat sana ay disaster na manggagaling sa side ng see you soon. The Ohio Brothers still same but a little diff. Mielo nandito na naman nagbibigay ng vision. Sinusundan niya yung mga batang gagaling lang kakatapos lang ng basketball. At yung laban na yon hindi pa rin pala titigil. 19 minutes in.
Kompleto pala eh. Kala natin basketball lang yung Mielo dito ng TOB. Hindi meron pa. Din. Andiyan rin pala si Japoy eh. Andiyan si Japoy. Shout out kay Japoy. Isang alamat dito sa kailan. Alamat. MP with the heart guard. The force out na. Pero yung TOB nagpo-focus pa rin dun sa Lord. At tignan mo si Mielo. The one man zone out. Ay. Pero yung Uranus immortality pop. Wala pa palang 50% low yung Oy. Yung Lord dito. Si Felix na-miss niya. Na-dodge ni Zia. Oh. Yung penalty zone. Super Shark at Mielo trying to run away from Kuse with a blazing duet. At mahuhuli yung roam ng TOB. Disaster na naman, Kuya Hans. Naku, Super Shark. Hindi na nakataka sa pagkakataon na yung Phantom Execution. Is not gonna be used. It's actually canceled. Pero salamat. Salamat. At nakita natin sa dagsa, sa dami ng laban na nangyari. Kamusta na kaya ang ating mga manlalaro? It's still the same. But they know that every team fight is gonna matter from here on out. One crucial mistake. Isang minuto. Kang wala. Habang naglalaban sila and they're trying to figure out how to get to the major objective. Alam mo, akala ko na sa sobrang lalim ni Mielo na mababa na yung health ng ano ng Lord. Yun ang ay. Na, di ba yun yung mga place na inisip natin na, ay, buy time na kasi nakafocus na kami sa Lord, go na lang to. Pero hindi pa pala nagulat ako na more than 50% health yung buhay ng Lord. Yep. So, hindi ko alam kung kaninong call yun na mag-go ka agad. Pero medyo off-timing onte ah. I guess it was, you know, a little miscommunication kasi ang nasa isip siguro ni Mielo is, okay, fine, I'll buy time for this one. Rush nyo na yan. Ilatag nyo na yan. Pero walang nag-rush. Instead, they rushed to their teammate. Oh. They aided their teammate. At doon medyo nayari ang side ng the Ohio Brothers, specifically Super Shark, who is gonna be out for at least a minute. You're starting to see that with this intense game, we have a total of 32 kills dahil sa dami ng laban na nangyari. We cannot believe our eyes sometimes, pero totoo po ang naalagay sa inyong mga screens. 32 kills in almost 20 minutes. Surprised ba kayo? Ako hindi. Ako hindi rin. Hindi na pala kami surprised. Hindi kami surprised. Pinag-usapan namin eh. Itong dalawa na to, maganda yung laban na to. Kasi laban kong laban to eh. Diba? Yan nga, o batang may laban. Oh, ito. Ito si Kuya Hans, ikaw na to. Ang sabi ni Ra, siya na naman. Sabi niya, Indonesian team to win MPLI 2023? No. Because we came to win and from what I've seen, no one can overcome us. We just need to be more comfortable here and play as a team. Okay, sports lang pala. Tagalugi mo na. Malakas kami. Kami mananalo. Diba? Dapat lang komportable at Hindi kami papasindak. From what I've seen, no one can overcome us. TLDR, si Yusun lang malakas. Tama. TLDR, lalabang kami. Kahit sino iharap niyo sa amin, bring it on. Pero grabe, sobrang targeted ah. Grabe si Kuya Ra, man. Sinabi mismo ni Kuya Ra, Indonesian team to win MPLI? No. Men, strike 2 na si Kuya Ra. Kanina siya rin yun eh. Oh, nga sabi pala. Niya sa Ohio lang daw malakas ang the Ohio Brothers. Okay. So para kay Kuya Ra, Ohio Brothers mahina. Tama. Ito yung ano ah. Ito yung opinion ni Kuya Ra. Na mid laner ng ano si Yusun. Tama. Tapos lahat ng team ng Indonesia, wala siyang tiwala. Wala daw siyang tiwala. Grabe. Free hit sa lahat. Grabe. No mercy whatsoever. Hindi na natin maintindihan. Grabe to si Kuya Grabe Ra. Si Kuya Ra. Kumbaga, anong let the game do the talking? I will do the talking. Pero yun na, may narinig tayo. They have slain the Lord. Nakuha na pala. Sila nakuha. Buang see you soon. Ladies and gentlemen, 20 minutes in. Okay, malaking bagay to. Pero mukhang nakuha nila yung Lord bago mag-20 ata. Kasi wait, okay, nakita ko yung timer, 20:03. Okay. Narinig ko, team has slain the Lord. Tama. Baka sakto. Makita natin yung damage ng Lord pag lumapit na. Lang, pero yan ang nalaman sila. Surpresa! Mielo na naman. Mielo! You walk into the wrong bush! Naku po!
Ginagawa niya lang trabaho niya, sabi ng si Yusun. Ikaw ang trabaho namin. Men, si Yusun, parang ano eh, ginagawa mo dito. Dito kami, nagtitipong kami dito, nagmi-meeting kami dito na susunod na aming plano eh. Pero okay, a gift is a gift. And si Yusun is willing to take that one out. The Lord is already marching doon sa may bandang itaas. And they're just buying a little bit more time para sabay-sabay yung mga waves. Mid, bot, and top. Sagrado na, talagang sarado. Yung nasa bot lane, but there's the second wave. Mukhang ibibigay na ng TOB yung Torre sa may batang itaas and also the mid lane as they try to defend. Oh! Felix Flicker penalty zone! Kung nagulat kayo sa bosses ko, nagulat din ako! Dahil ang ganda ng pagpasok ng See You Soon! Akala ng TOB defend the ball, sabi ng See You Soon, end the ball! 1-0 para sa kampiyon ng Cambodia! See You Soon!